Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-reveal ko na sa inyo kung ano nga ba ang design ng aking room sa bago naming bahay. Sa mga hindi po nakakapanood, gumawa na ako ng house design reveal. Ilalagay ko yun sa description box below. At sinabi ko din doon na soon i-reveal ko na yung design ng aking room. At ng walk-in closet ko din pala. So yung soon na yun, eto na yun. Ipapakita ko na sa inyo. Sorry kung medyo natagalan. Actually, matagal na siyang gawa. Ngayon lang din ako nagka-time na i-insert tong klaseng content. Pero bago natin pag-usapan yung design ng aking kwarto, gusto ko lang po muna magpasalamat sa lahat po ng bumati sa akin ng birthday ko noong May 29. Maraming salamat po. Especially sa Revoholic, sa lahat ng mga nag-edit ng pictures, ng videos, sa mga long messages nyo. Sa mga tao sa Twitter na grabe, ilang oras tayong trending. Kaya maraming salamat talaga. At saka nung araw din na yon, nagkaroon ako ng intimate birthday dinner na hindi ko na vlog. Pero kasi gusto kong talagang i-cherish yung moment na yon. Gusto ko talaga ma-feel ng bonggang-bongga yung intimate dinner na yon. In-enjoy ko talaga siya. Ang nandun lang family ko tsaka family ni Vern. At sobrang nag-enjoy ako dahil sobrang ganda din talaga ng dinner na yon. At ipapakita ko yun sa inyo. Mag-insert ako ng konting clips ng celebration ng birthday ko. So, ito na nga. I-reveal ko na sa inyo yung design ng aking room. Itong room na to ay dinesign ng friend ko ulit, na si Jessie De Leon. Na-shoutout ko na siya sa previous vlog ko dahil siya din yung nag-design ng pool namin. Pero ngayon, siya nag-design ng room ko tsaka ng walk-in closet. At yung team niya, Zarkon Builders, thank you so much. Grabe, ang bilis nila gumawa, guys. Last na talaga. Promise, last na. Baka lang kasi magtataka na bakit iba yung setup natin ngayon. Ito yung sa side ng kama ko kasi nga, nag-work ako the whole day. So, sobrang pagod ko ngayong araw. Kaya sabi ko, parang hindi ko kayang mag-sit ng straight sa vlog. Parang gusto ko na nang may sandalan. Kasi anytime bibigyan na talaga yung katawan ko. Baka manibago lang kayo setup. Pero eto na. Promise, papakita ko na sa inyo yung design. So, eto nga pala yung parang mood board or yung mga colors na sinend ko kay Jessie na nakuha ko lang sa Pinterest para same kami ng path na pinupuntahan. Sorry guys, nakasandal na ako. Sobrang pagod talaga ako. Actually, hindi ako fan ng green, pero nung minix siya sa pink, nag-mature yung itsura niya. Kasi ako, sa lahat ng mga naging kwarto ko, pink kung pink talaga lagi yung kwarto ko. At sabi ko, parang Jessie, parang tumatanda naman na ata ako. Parang gusto ko na mag-mature. So sabi ko sa kanya, mas okay na lagyan na natin ng accent yung pink, hindi yung puro pink lang talaga at white. As much as possible, gusto ko talaga may gold or rose gold. Sinabi ko din talaga sa kanya, magiging spot ko rin siya sa vlog. Gusto ko bawat corner ng kwarto, pwede kong pag-vlogan para vlogan. Para hindi na ako mahirapan mag-setup-setup na hanggang dito lang talaga kasi hindi ko nabet yung corner na to. So, lahat na to ay vloggable. So, eto yung design ng room. At kung gusto niyo pala ng mas detalyado na vlog, check nyo yung YouTube channel ni Jessie. Siya naman talaga ang archie sa aming dalawa. So, mas mabibigyan niya kayo ng answers. Ako, I'm just gonna state the obvious. Lahat lang ng mga nakikita ko, pero hindi ko na alam yung mga very specific words na ang archie talaga ang pinaka-best na mag-explain. So, ayan, very comfy, very fresh. Sabi ko kasi, gusto ko, pag nakikita ko yung room ko, gusto ko yung masarap matulog talaga. Start tayo dito sa taas. Sabi ko rin kay Jessica kasi gusto ko ng maraming ilaw. Meralco, hello. Pero sinabi ko talaga na gusto ko may cove lighting. Then, dito ako nagulat. Actually, hindi pa ako nakakita ng ganitong room. Or baka may nakita na kayo. Ako lang yung hindi nakakita. May padded upholstered wall. Ayan, very unique. Na-unique na ako sa idea na to. And then, drop light.
At syempre, meron tayong custom bed. At ang outlet na talaga nga namang alam ni Jessie na kailangan kong katabi ko lang ang outlet sa pag-chargeran. Sobrang dami kong chinacharge sa aking life. Sabi ko talaga, ayoko ng outlet na hinahanap ko pa sa gabi. Gusto ko yung nandyan lang sa tabi ko. Nandyan, dalawa siya. At kung hindi ngayon, charot. At kung nagtataka kayo kung ano nga ba tong pinto na nasa kanan, that's the baby room! Actually, wala pang design yun dahil lately lang namin nalaman yung gender, so we're working on it. For sure, papakita ko rin sa inyo kung ano yung magiging design nun. Vlog spot din talaga ito. Pero as much as possible, kasi ayoko na sana mag-vlog sa kama. Ang nangyayari, kapag ginagawa mong working place, yung bed mo. Ang tendency, late ka nakakatulog kasi kahit nasa bed ka, nag-iisip ka pa rin. So, kailangan talaga, ang kama mo is tutulugan mo lang talaga. So, tatry ko yung best ko na hindi talaga sa kama mag-vlog. Pero, pag wala ng choice, feeling ko sa kama ako mag-vlog dahil vloggable din talaga itong spot na to. So, eto yung another angle. Ito yung maganda sa ginawa ni Jessie. Kasi ako, hindi na ako naging fan ng, alam mo yung obvious na cabinet. So, ito, kapag nakasara talaga yan, para lang siyang design. Pero, cabinet talaga siya. Sabi ko nga kay Jessie, sobrang dami kong gamit, Jess. Pero, ayokong magmukhang madami akong gamit. Gets nyo? So, ginawa niya yung full height cabinet. Ayan, pag binuksan mo to, yung naka-open, for equipments, at kung ano man yung mga kailangan ko i-store. At eto, nilagyan niya ng nook dahil pwede ko rin siyang pag-vlogan. Nilagyan niya rin ng shelf if ever may mga gusto kong i-display. At yan, yan din yung spot na pwede ako mag-vlog. At super unique ng pagkakalagay niya ng nook dyan sa gitna. At pag nakasaya yan guys, hindi siya halatang cabinet. Itong nakikita niyong door na yan, yan yung sa CR ko. So soon makikita niyo rin yung design yan. So yan yung another angle ng room ko. At ito naman yung isa. Ayan, super in love talaga ako din sa spot na to. May sumisilip na na walk-in closet din sa lava. Well, huwag niyo munang tingnan yan. So, dito, meron tayong mirror with LED light. Actually, hindi ko naisip na ganyang klaseng mirror yung gagamitin ko. Pero sabi nga ni Jessie, dahil nga millennial din siya, sabi niya, para daw pag may mga OOTD ako, maganda din yung mirror with LED light. So, at syempre, meron din tayong cove lighting. Tapos ito, strip lights yan, yung nakaganon. Strip lights yan, ang galing na pagkakagawa dyan ni Jessie. Sabi niya kapag gabi daw, sobrang ganda lalo niyan, makikita mo talagang maliwanag talaga yung room. At ang ganda ng ipapakustomize ko na lounge. Sobrang unique ng mga pieces na nilagay dito. I love this spot at for sure, 100%, mag-vlog din talaga ako sa spot na to. Kaya sa mga nagkasabi dyan, natitigil na daw ako mag-vlog. Bakit naman? Ang dami pang spot ng room ko. Sayang naman kung hindi ko magagamit pang vlog. So, papakita ko ulit sa inyo yung overview na aking room. So, ito na. Papakita ko na sa inyo ang walk-in closet. This is my walk-in closet. At kung nakikita nyo, may stairs sa left side. Dahil hindi ganun kalaki yung walk-in closet ko. Kaya sabi ko, hindi siya malaki, lagyan na nga natin ng second floor. Kasi ang dami ko talagang gamit. Pero for sure, may iba to ng konti. Kasi malalagyan ko to ng mga stuff ni baby. Ito, yung una niyong makikita. Favorite part ko dito, itong mirror with light. Dahil sabi ko kay Jessie, ayoko na yung typical bulb. Parang ayoko na ng bulky na ilaw. Gusto ko yung maging clean lang siya tingnan at neat. So, binigyan niya ako ng ganyang klaseng light and I love it. At actually guys, sabi ko nga, ayokong mahalata na marami akong gamit. So, ito, yung nakikita niyo na yan. Cabinet yan at ayang tatlong yan, mga drawer din yan. Ayan, meron din tayong drop light dyan. Tapos itong shelves, adjustable yung shelves na pinagawa ko dahil iba-iba ng sukat yung bag ko. Maaring may mga malalaki akong bag, may mga super tiny, so ginawa ni Jessie na adjustable siya. At syempre, itong cabinet, may drawer din sa pinakailalim dahil nga marami tayong itatambak dyan. Itatambak talaga. Ito yung another angle, magnetic smart light. Ayan, pag may mga dress ako na super haba, kung may naririnig kayo na nag-scratch-scratch si Gabby yun, feeling pusa siya, di pa na nail cutter yung nails niya, deadmahin nyo na lang. At
Ito yung sa pinaka-left. So, magkapa-customize din ako ng lounge for this side. Hindi ko lagi nakaupo dyan yung stylist ko habang inaantay niya ako. So, ito, may drawer din dyan, guys, for jewelries naman. O, diba? Mga hindi nyo akalaing drawer, drawer siya. Magnetic light pa din. Tsaka dito ko ilalagay yung mga heels ko. Konti lang yung heels ko, guys. Kasi magka-size kami ni Mami sa heels. So, pag may heels siya, sa akin na rin yun. Pag may kailangan ako na heels, nasa kanya lang dahil puro sneakers nga ako. Ito yung pinakauna nyo makikita pag open nyo ng door. So, makikita mo tong steel na spiral staircase. I love it so much. Pati itong pink pole sa gitna. Hindi ko na-imagine na mag-work siya. Actually, may reason kung bakit steel yung napili kong klaseng staircase. Makikita nyo yan sa second floor. Oh, I forgot to mention yung trolley. So, may trolley dyan. Dyan ko ilalagay yung mga drinks. No, hindi champagne. Hindi naman ako din mahilig sa champagne. And then, eto pala, hindi ko nabanggit. Yung sa taas ng tatlong drawer, dyan ko ilalagay yung mga beauty stuff or perfume. Actually, hindi ko pa alam. Basta sabi ko kay Jess, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko. Basta lagyan mo lang ako nalalagyanan. So, ito na ang second floor. Yung favorite part ko din talaga. Malalaman nyo kung bakit steel spiral staircase yung napili ko para kumonek siya sa second floor. Ang inspiration naman talaga nito, guys, is Off-White. Yan. I so love it. Yan, may magnetic light per shelf. At dyan ko ilalagay yung mga sapatos. Actually, halos lahat, pero hindi lahat ng sapatos. So, ito ay polycarbonate cladding at may track light tayo para peg na peg natin ang mga hype stores. At ito, mirror yan. So, dyan ko ilalagay yung mga artworks na si Vernang in charge ko dyan. Mas marami siyang alam dito. So, ayan, may mirror din na napapansin nyo para mas mukhang malaki. Illusion yan, maglagay ka lagi ng mirror para mukhang malaki yung place. At saka ito, yung apat na yan, drawer yan. Naglagay ako ng couch kasi ayokong laging tambayan yung bed ko. Kasi nga, diba sabi ko sa inyo, gusto ko nga tulugan ko lang yun. So, if may tambayan with friends or whatsoever, dito na sila tatambay sa couch ko. Pwedeng-pwede kasi yung likod niyan is pwedeng lagay ng drinks or ng snacks or kahit na ano man. So, merong mirror para check mo yung OOTD mo. Ito, yung parang shelf din, magnetic smart light din yan. At yung ko ilalagay yung favorite pairs ko. Ito naman yung mga cabinets. Ayan, glass. Yung color niya, kung napapansin niyo, yung kulay sa Off-White. Magnetic smart light din. At ito, push-to-pull cabinet din siya. And then, glass. Ang peg ko talaga gusto ko, halos lahat ng mga damit ko is naka-hanger. Parang hindi mahirap hanapin. So, gusto ko na, parang ka lang nga sa mall. Yun yung ginawa kong peg. So, ipapakita ko ulit sa inyo yung pictures ng aking walk-in closet. That's it, guys. Sana ay nagustuhan nyo dahil ako, super gusto ko din talaga. And don't worry, yung bathroom tsaka yung room ni baby soon. So, ayun, sana nag-enjoy po kayo sa video na to. Let me know if may vlog suggestions kayo. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!